So, Dallas Mavericks at saka LA Clippers. Well, nasa second round na yung Dallas Mavericks, no? Since 2011. So, congratulations kay Luka at saka kay Kyrie. Ito yung laban ng ano, labanan ng teams na may mga players na magaling mag one-on-one. Paul George, Luka, at saka si Kyrie. No? Kataon lang na tinamaan ng maraming turnovers at out-rebounded itong LA Clippers. O isipin mo, roster-wise, mas malakas yung Clippers. Pero talagang hindi mo matatawaran yung Kyrie. Pag yung Kyrie uminit at saka yung Luka uminit, siguradong mananalo yung Dallas kahit anong gawin mo. At saka hindi, nagke-create yung dalawa eh. Yung gravity na ibinibigay nila is grabe na ipapasa nila dun sa mga open na shooter. At yung mga open na shooter is nasushoot yung mga 3-point shots. Yun ang naging silbi ng game. Pumasok yung mga open 3-point shots coming from the plays created by Luka Doncic and Kyrie Irving, aside from yung isolation plays nung dalawa. So yun lang yung tema ngayon. Marami kasing turnover ang Clippers at saka out-rebounded pa, kaya sila natalo. Dahil lumalaki yung lamang nung Dallas pag ganun yung nangyayari. So yun lang po.